Madrid, it's me, Kuya Lan Moto TV, and this is Ryan Lunds TV. So magpapalit kami kapatid ng pivot bushing. Ayan, tutorial muna tayo ngayon. Boss, shoutout muna sa'yo, boss. Iyan, no? Ayan talaga. Papanood mo, mamaya to, mapapanood muna to. Oh, marami kasi tayong mga kapatid na talagang hindi pa gusto nilang gawin yung mga kagaya ito ng mga simpleng trabaho, pero wala silang idea, kaya ito, magsimula sa maliit hanggang sa malaki, magmula sa madali hanggang sa mahirap. I-upload natin yan dito sa ating YouTube channel. Hindi mo natatanggal, hindi mahirap, Bob? Kasi itong kanyang ano, itong kanyang suspension, tumatama dito sa bakal, yun ang mga problema rito eh. Ayan o, itong kanyang shock. So, medyo mahirap. Sa mga tricycle driver dito sa Palawan, yun, isang possible na problema. Paano na ang diskarte natin, boss? Bet, tanggalin mo na lang itong hugutin mo na itong axle. Pag hugut mo niyan, tatabingin na yan doon. Kaya lang, pag ikinabit mo, mamaya, unahin mo yung shock muna bago itong axle ulit. Hmm. Bakit ikaw mag-guantes? Mag-guantes tayo dyan, sakit sa kamay niyan. Hmm. Yun, tanggal ng kadina. Para hindi masuwa. Nakakano yun eh. Tara! Hindi. Hindi natin just mo lang. Yun mo, sabay hila. Magaling na diskarte. Wala sa skill yan. Oh, kagaling. Oh, yun sa. Hindi ganun pala yun. Wala yun mo. Hindi lang sa babae. Magaling din sa pagmimekaniko. Abo! Hindi daw? Ah, yun lang. Yung kanyang axle, may baywang na. So, malaki na ang chance na magkaroon ng malaking clearance to. Yun, no? Baba mo na dito, tol. Para, ano? Pagbaba mo dyan, okay na yan. Yun, no? So, matatanggal na. Yun! Pag sa hirap, ano? Aroy, ito pa yung kanyang bushing dito. Medyo kalog na rin. Ay, ito manager ang may problema. Ang laki na ng clearance, oh. Oh. Oh, just bushing. Dalawang rin eh? Oh, dalawang piraso din yan. Kabilaan. Hmm. Yan ang pwede mong bilhin ngayon. Axel, meron na tayo dyan. Oh, yun na lang. Tapos ito, baklasin natin. Ngayon, para isang galawan lang. Okay. So, bibili mo na si manager ng bushing. No, para dito. Dahil kalog na, oh. Hindi na maganda. So, ito, oh, titirahin natin habang wala si bushing. Alright, so dahil wala kaming pantanggal ng bushing, kapatid, ito yung epektibo namin pantanggal, oh. Shout out sa mga meron ha, pakirte kayo at meron kayo. Kami wala eh. O, yan o. So, sa mga gagawa nito, mag-ingat lang kasi nalipad yung mga plastic niyan, yung mga rubber niyan. Pwede kang matalsikan sa mata. Yan, kaya safety first, kapatid. Yan o. Bakit saan mamunta ang usok? Okay. So, kusa na lang matatanggal yan, mahuhulog dahil naluto na yung rubber. Yun daw. Pwede yan. Ayun na, sumama na. At talaga sumasama kay Ryan Lutz. So, yung outer niyan, outer nung bushing natin, sisinsilin na lang natin yun, or kung may mga screw tayo, sira, pwede natin gamitin. Yun, no? Bira. Yun. Wala. So, kung may welding machine ka, eh, lamang ka na. No? Lamang ka na, or kahit na suplete lang. Dati suplete lang eh. Suplete lang, mga 90s. Suplete lang, at saka welding.
Yun, no? Ayun na. Oh! Okay. Yum. Yeah. Excuse me, bro. Ay siya, pag hindi pa natanggal yan, huwag mo nang paabutin ang tatlong building na dyan. Yun. Okay. So, yung gilid na bakal, kapatid, yun yung tinitira ni Ryan Lodes. Yan, o. Yung pinaka-gilid ng bushing. So, mapakita ko sa inyo yung bushing. Meron tayo ditong bushing. Babalatan ko lang, sandali. So, yung binibiran niya ngayon, eh, itong gilid na to. Yung kanina, ang tinanggal niya, ito yun. Then, yung tinatanggal niya ngayon, ay ito. Yan. So, dinadaanan lang ng sinsin dito sa gilid or screwdriver, and then, matatanggal na yan. Yung ginagawa niya ngayon, kapatid, yan yung pinapanitis niya. Pinapanitis niya yung dulo ng sinsil o yung screw para madaling makapenetrate doon sa loob ng bushing natin. Yan, pwede ka na mag-DIY ng motor mo. Wait lang, tutulungan ko muna, tahawa kang muna. Yung, patikin daw. Mainit? Hindi. So, yung ginawa niya, kapatid, ganito. No? So, binanata niya rito hanggang sa maging ganito na. Napasok niya isko dyan and then lumabas na ito ng pusa. Ayan. Tanggal na? Hindi na pala kailangan ng tulong ko eh. No? Yan, no? Papatayin ko to. Okay. So, after nyan, linis na lang. Papatayin ko yan, layo ka na ang wadid. Oo. Tatama ito. Oo, papakita ko lang sa inyo, ha. Meron kasing naging issue yung kanyang bunganga ng swing arm. O, yung lagayan ng bushing. So, ito, kapatid, medyo tumalim, no? Dahil ang tagal na sigurong kalog nito. Dapat ganito kasi siya, yung flat lang. So ito, medyo tumalim ng konti, kaya kailangan sahin natin yan, and then lalagyan na lang natin ng flat washer. Sige, master, bira! Ayan, no? Okay. At yun yan, master, ano nasunod natin gagawin? Lilinisin. At yun, naba, talagang malinis talaga si Boss Master Amo Manager. Okay. Yun, no? Ay, malay yun na ako. Baka matalsika ng mata ko. Sige, bira! Alam mo na ba, parang siya lang ang ulo, no? Yung ganyan kami kita, parang siya lang ang ulo. So, kabit natin. Una, langisan muna natin ito at saka langisan natin yung bushing. Yun, no? Yan. Okay, bushing. Pagkatapos, sinta natin, flat washer. Minsan, ginagamitan natin yan ng pulley, kapatid. Sinasakto natin yan. Yung butas kasi nito, sakto lang sa inner ng bushing. Yun. Pero dahil may washer naman tayo, sa ilalim. Ah, no, try natin. May washer na yan.
Wash na natin yan. Yun, no? Sana yung bago. O, yan, no? Yan. Saktong-sakto lang yan, kapatid. Yun, no? Saktong-sakto lang yan. O, ito na yung washer. Dalawa. Ilalim. Yun. Ito pa, yung malaki. Okay. Tapos, higpit. 13. Okay. Ayan. Habang hinihigpitan kasi natin yan, habang hinihigpitan natin, nalubog din kasi yan. Impact-rinse mo na lang kaya para mas mabilis. You know? You know? Ayun. Meron mahaba, meron din mahaba oh, meron mahaba doon. Wait, kukunin ko. Ako nang kuha. Tracing mahaba. Ito, tracing mahaba. Oh. Bira! Kunti-kunti na lang. What happened? Dumulas na? Oh, 14 pa lang. Okay. Sumagal mo sa lalim. Okay, kabila naman. So, yung mga replacement kasi kapatid, medyo hindi rin talaga maganda yung pagkakahaba nila. So, mas mahaba ng konti. Ganun yan eh. May mga iba na medyo maiksi ng konti. Yun. So, pupukpukin natin para mai-arrange lang natin. Hindi natin bibirahin kapatid ng talagang pukpuk lang ng pukpuk. Masisira. Ayan. Ang nangyari? Ito na ako, sir. Ha? Okay. Set up ulit ng gagamitin. Ito, baka pwede itong washer na to. Lulusot yan. Ito sa ilalim yan. Yan. Ito, ito. Yun yung isa, isa yun. Makapal yan. Alright. Sige, bira. Lagay ng nut. Yun. Okay. Tingin daw. O, yan. Sige, bila. Pa-adjust natin to. Parang palubat na eh. Gidra. Ah, oh, mahina. Gidra. May timing ang pindot nito eh. Okay, pukpuk kunti. Pukpuk kunti. Pukpuk kunti. Yun. Higpit. Huwag siya. Pukpuk, higpit lang yan eh.
Bukunde. Okay, kita lihat. Bukunde. Okay. Yan. Alright. So ito ang medyo napantay natin ang husto dahil pinukpok natin. Ang problema, lumabas lang siya ng husto sa kabila. So mamaya malalaman natin. So hindi, lumabas siya kasi ito yung nasira natin eh. O, ay nasaan. Okay lang yan. So ito, ipapasok pa natin ng konti or mamaya na lang. Mamaya na lang, baka may problema tayo doon sa ikakabit natin na bagong bushing. Ayan. Yun. So naka-spot ng konti. Pero itong kabila, walang spot. Yung kabila tol, walang spot. Walang spot. Hirap naman tanggalin, oo. Oh. Kasi magpupupok, may sidecar. So problema mo na yan. Hindi. Walang problema yan, Bok. Ano, tusok mo yan, kabila. Ito, ito, tusok mo pa kabila. Ito, kanino to? Ah, atin. Tusok natin to dito. Yan. Yan. Tapos, mag-building ako ng ano? Slide hammer mo na lang. Yan. Yan. Mayroon tayo ditong slide hammer na ginagamit. So, so wibuildingan niya na lang 'yon ng bolt. Oh. Yan. Tapos slide hammer mo na lang. Okay, so wala kami nito. Papabili natin 'to sa amo natin. Gas. Berapa pa try? Ya, talaga. Sama. Okay, so kapatid, dumating na yung kanyang pyesa, no? So itong papalitan natin, yung kanyang chassis bushing. Yan, dahil yung luma niya ay sobrang kalog na talaga. Kung paano natin ikakabit, kapatid, yung iba, ini-spot pa nila ito. Pero sa amin, para hindi na mahirapan, ini-install na lang, no? Pupukpukin mo na lang siya, and then ganun din sa kabila. Yung iba naman kasi ini-spot nila. So tayo, hindi na tayo nag-spot nito. Kailangan natin ng axle din. Medyo hirap talaga kapag may sidecar, no? So, hindi na natin ito nilagyan ng langis, kapatid, para yung pasok niya, eh, hindi na, kumbaga, so yung problema natin kapatid yung nakalimutan natin lagyan ng langis. Yan. At least ganda tayong bungkok. Okay. So kaya naman ipasok ito kahit di na lagyan ng langis. Pero sa kabila, siyempre ilalagyan natin ng langis. Okay. Taba yung langis natin. Asan yung oiler natin mga master? Ito. Yan. Ayun o. Ayan.
So kailangan natin pupukin, medyo mahirap. Mahirap itong pupukin dito. Dahil medyo gipit, oh. Babangga. Pamay mo, may posibilidad din tumama dito. Sana pumasok nang kahit dandahan lang na pupok. So kapag ganyan, ginagawa ko yung axle na luma or yung bago, yun ang kinakabit ko. Tapos hinihigpit na lang para pumasok siya. Parang hinihigop lang siya. Okay. Ito talagang sidecar na to. Pahamak din talaga to. Yun. Silipin natin sa kabila. Dito tayo. Ayun, medyo mahaba ang labas, oh. So, yung kanyang axle, lagyan namin ng spacer, mga washer, ayan. Tapos nut, then ipitan natin para pumasok yung steel bushing natin na yun. Ayan. Okay, pwede na yan. Pwede natin. Hirap talaga itong sidecar na ito. Ano? Okay. Okay, kulang na sa washer. Lagay naman tayo ng panibagong spacer. Dagdag tayo spacer. Saan yung pinagtanggalan natin na kanya? O yun, sakto yun, oh. May dagdag natin yung tinanggal natin na steel bushing. Saan yung steel bushing yan luma? Ayan. Washer muna. Ah, sige, pwede na yan. Tapos, kulang. Kulangin, no? Oh. Kunting diin pa sana. Medyo kulang yung labas ng nut, eh. Oh, nako. Oh, no. Parang pwede na yan. Pwede na yan labas na yan. Huwag na lagyan ng washer. Pwede na yan. Labas na yan. Pwede lang. Hindi na siguro malulos na dyan. Hmm. Yun. Ah, pwede. Kaya. Well, so kung nakunti lang na nakalabas ka pa, eh, delikado. Baka malasay. Yan. Sige, kontra. Tingin daw. Ah, may pingas na pala. So, ayun, kapatid. Kaya pala hindi namin maipasok kasi may pingas na. So, sakto na rin pala siya. May pingas lang. Hindi namin napansin yun kanina. Dapat pala ito nasa natin kanina, ano? Pero kung nasa natin, baka lumaki yung clearance ng ano, ng pagitan ng swing arm. Swing arm bushing. Tama na. Okay na yan. Okay na yan, okay na yan. Meron lang pala siyang pingas. Kaya sabi ko, bakit parang hindi pumapasok? Ayan. Okay, so kabit natin yung swing arm. Mamaya, check natin kung may kalob. At ayun, mga kapatid, nagtusumik-check na nga si Ryan Lodge para maikabit na. Ang ina yan. Muntik pa. Okay, naikabit na natin, kapatid. Ayun. So, ininstall na lang yung kanyang tambucho. Ayan, no? So, hintayin natin mamaya kapag naikabit na lahat. Ang silipin natin sa kabila. Silipin. Subosing na yung katulong niya. Ay, naikabit na yung mga shot. Doon sa kabila, naikabit na rin. Dito, mahalaga na may washer. Yun. So, kapatid ko, pagka nagkaroon ng clearance to, ah, pupukin ko? Ah, sandali. Pupukin daw muna. Okay. So, kapag hinilan nyo ito, kapatid, at nagkaroon ng clearance, ayan, hihilain nyo. Papunta dito sa inyong lugar, kung saan kayo. Pag nagkaroon din ng clearance, lalagyan din ng spacer, ng washer. Kasi pinupok ko yan kanina. Pinupok mo kanina? Pinalabas ko po kasi nga. Hindi nagpasok kasi nga, pinakalubog doon. Oo. Ah, pinalabas mo ng konti? Oo. Kasi nga, hindi pumasok dahil makapal to. Pag-init ko.
Oh, hindi pumasok kanina kaya medyo inilabas niya yung kanyang bushing, ayan o. Pero okay na yan. Pag inipitan mo yung papasok naman yan eh, hanggang doon sa babanggaan niya dito sa ating ano, ano ba tawag dito? Steel bushing. Yan. Okay. So, ipitan mo na dyan. O, mamaya, ipitan niya na. At check natin mamaya kapatid kung may clearance pa ba, kung gumagalaw. Kasi kapag yung swing arm ninyo ay gumagalaw-galaw, ang unang diferensya niya kapatid ay bushing, axle, o kaya yung steel bushing, yung chassis bushing. So, ang mga pwede mangyari naman sa inyo kapag ganun yung swing arm ninyo, eh pwede kayong matanggalan ng kadena or maputulan kayo ng axle. So, napuputulan ng axle kapatid, bihira lang naman pero nangyayari yun. Yan o. Check na lang natin mamaya kapatid kapag nahigpitan na ni Ryan Luz. At kung umabot ka rito, baka pwede naman pakipindot na yung ating subscribe button at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na tips and tutorial na kagaya nito. Yan! Okay! Naigpit na? Swabi-swabi na? Check mo raw kung may galog? Oo! Oh, yun. Yung dulo niya nakatutok na dito sa may ano? Oo, yung dulo niya nakatutok na dito sa may steel bushing natin. Tapos dito sa kabila, ang status ay, ayun, yung meron pa rin may ginainan pa rin. So okay lang naman yan as long na nakapasok yung almost 97% ng steel bushing. Tapos dito sa pagitan ng tambucho, ayan yung pagitan ng tambucho at saka swing arm, dapat mayroon dyang spacer para hindi kumakain ito, yung bracket ng tambucho dito sa ating swing arm. Ayan, dapat may spacer yan. Washer, dapat may washer. So, may washer naman to, nabok, no? Ayan, may washer. Di okay na yan. So, pag itulak, baka malaglag. Okay. Okay na yan. Siyempre, huwag natin kalimutan ikabit ang brake rod, and then engine sprocket, yung kanyang kadena, at okay na yan, tatakbo na yan. Sige nga, patry nga ako. Gusto ko ma-experience. Oo nga, wala na nga. So, wala na, oh. Yan. Okay, wala na. Ganda. Tigas. Yun. Okay, at sa lahat ng nagpa-plano na mag-DIY, kapatid, kayo nang bahala sa rest ninyo, ha? Dahil itong mga ginagawa namin ay may mga kaukulang pwede kang madisgrasya. So, kayo na ang bahala kapatid na mag-ingat. Baka mapupok ang kamay ninyo at kung ano pa man mangyari. Okay? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.